Well, ngayon, last vlog for the day, ito yung business forecasting. So, yung moving average, yung mean absolute deviation, saka mean square error. So, yun yung ginagamit. Basta yung lahat doon, yung moving average and exponential moving average, na ginagamit sa forecasting. Okay? Ito yung isa sa mga topics namin sa quantitative techniques and decision making ng sa graduate school sa ESPAC. So, yun lang yun eh, no? Kailangan, ito yung hindi nakikita ng mga ibang mga pressure grad, except siguro pag naituro, kasi kung ito yung isa sa pinaka-importanting part ng documentation, yun yung sinasabi, yung 50% ng overall code is yung forecast. So napoforecast mo, napoforce mo, na-anticipate mo yung mga figures na supposed to be dapat mangyari. Magandahan nito yung errors, percentage ng errors, yung mean absolute percentage error, kasama pa yon. So, yung mga percent errors, kung ilang percent yung mali, which is, ang acceptable ata is, pinakamataas yung 5% or less. So, ibig sabihin 5%, 4%, 3%, and then so on and so forth. So, yun yung atin ngayon. Isa to sa pinaka nahirapan ako, kaya babalikan ko talaga to, pero isa din to sa pinaka importante talaga. So business forecast. So ano na tayo, ha? Medyo na ano na, na ito na nabalikan na natin yung sa business, kasi pitlas natin yung ano yan, time motion, di ba? O ngayon business forecast naman. Ito yung mga ginagamit sa demand forecasting. Yung mga simple moving averages na yan, basically pati yung errors, kasi lalo na dun sa mga sa sales, kasi nagbabari yun eh, every month nagbabari. So yun yung kagandahan no, na ano natin, na mape-predict natin pati yung mga exponential moving average and smooth moving averages, eh pati yun pala ginagamit din sa stocks. So yun lang po.